Hi guys! This is Azan's Adventures and Travel. Ayan. Ngayon naman ay magluluto ako ng ginisang gulay. Kung ano yung nakita ko sa fridge, yun lang yung luluto ko guys. Merong kalabasa, merong sitaw, konting sitaw lang yun. Hinati ko lang yung kalabasa. Ayan. And meron tayong pork, baboy, mamoy guys, mamoy. Meron tayong isang talong, nahiwa ko na yung ibang gulay. So ang tabayanan ninyo ang aking lulutuin na gulay guys. Ayan, ginisa, yung parang pakbet pero walang ampalaya. Merong okra pero frozen pa, asang ka pa, di ba? Frozen yung okra ko, ayan. So tara! Igisa na natin! Una ay lalagyan natin siya siyempre ng mantika. Mainit na ang ating kawali. So ayan, use oil yung gagamitin ko. Yung pinagprituhan ko ng yam. Ayan. Nagprito ako ng yam guys. Para sa kanina, yung merienda namin. And of course, ayan, painitin natin ng konti. Yan yung iba ingredients natin. Ang ating bawang, ang ating sibuyas, luya, kamatis, at ang ating kari ng baboy. Ayan. Ilagay na natin ang ating bawang. Ayan. Mainit ang ating kawali. So, ilagay na natin ang ating garlic. Ayan. Si Andre ay pumunta sa Legion Karaoke. So, pagdating niya, for sure, kakain siya nito. Hindi po siya maarte sa pagkain, guys. Ayan, si Puti, si Lolo Andre ay hindi maarte sa pagkain. Whatever I cook, he eats it and he loves it. Ayan, sabi niya lagi, I'm a good cook. And agree ako dyan. Agree ako dyan, mana ako sa nanay ko at tatay ko. My father is a good cook and my mother is a good cook too. So ayan guys. Pag nag-brown na ang ating bawang, ilagay na natin ang ating sibuyas. Siyempre, isabay na natin ang ating luya, pampabango yan. Yan. So, antayin natin maluto ang sibuyas ng konti. Ilagay na natin ang kamatis. Maraming kamatis para masarap. Ayan. Nahirap ang nagluluto na nagbibideo ka pa. Ay, solo-solo lang. Ayan, kasi wala naman akong kasama. Ayan. And kahit naman may kasama ako, Andre will not pick up. He will be just want to eat my cooking. Ayan. So, ito yung hiniwa ko. Actually, this meat was a bought by Alexis last Sunday. Ah, no. It's, yeah, Saturday. Saturday. Ayan. Thank you, Alexis, for the meat. So, buksan na natin. At ilagay natin ang karne. Ayan, guys, ang karne. Daming sahog. Ayan. Ang karne. Halo kay ube. Ayan. Talo ang aming team. Talo ang Blue Jays. Too sad for us. Wala na kami papanuurin. So, takpan natin. Hayaan natin siyang maluto dyan. At lumambot.
check natin. At halu-haluin kasi baka sunog na pala yung ilalim, di natin makita. Yan, so may sabaw pa, guys. Hayaan lang natin siyang lumambot ng dahil sa sabaw ng galing sa karne. Pan. Lagyan natin ng maraming paminta para mabango, masarap. Ayan, dagdagan pa natin ulit kung kulang. Mamaya. Check natin. Makasunog na pala. Ayan, malapit ng masunog. Hindi naman. Choke lang. Choke-choke lang, guys. Ang bango-bango. Sobrang bango, guys. Lagyan natin ng konting patis. Wala tayong bagoong. So, patis na lang. Hayaan natin lumambot ng konti ang ating taba-taba para mas masarap siya pag malambot bago natin ilagay ang kalabasa at ang yam. Ayan, lagyan na natin ang ating yam at kalabasa. Ayan, paborito ni Andre yan, kalabasa at yam. Ako din, syempre. I always make sure, guys, na kapag nagkarni kami kahapon, kailangan maggulay naman kami today or bukas naman ay isda. Ayan, we still have fish from last year, yung nahuli namin last year. So, may stock pa kami pero malapit nang maubos. So, takpan natin. And hayaan lang natin siya dyan. And after that, ay lagyan natin siya ng isang basong tubig lang. Ayan, check natin. Mukhang nasunog na, guys. Natuyuan na. Natuyo na. Ayan, tama-tama lang pala. Ooh, ang sarap-sarap. Malambot na ang ating yam at kalabasa. Ayan, pwede na natin siyang sabawan. Bago natin, ay, teka lang, guys. Yes, sabawan natin ng konti kasi tuyo na siya. Ayan. Para naman, medyo may sabaw-sabaw din. Masarap din ang medyo may sabaw-sabaw ng konti. Pag kumulo yan, ilalagay ko na yung talong. Kasi madali lang maluto yung talong. Then, ipapaibabaw ko rin ang gulay. Na iba. Ilagay na natin ang okra, sitaw at talong. May dahon ako ng alukbate and ilalagay ko rin yun, guys. Mamaya, kapag luto na yung talong ko at saka okra and sitaw. Dami, no? Kasi pinapapak namin to kapag nagugutom. Pinapapak lang without rice. Pakpan ulit. Let's wait. Ihalo na ang green leaves. Alukbate. Ayan. At saka may natira kasi ako na parang mustasa leaves ba yan? Hindi ko maintindihan kung anong pangalan yan, guys. So, ilagay lang natin siya dyan. Paibabaw lang natin. Mamaya na natin siya ihalo kasi baka ma-overcook. Haluin na natin para maluto naman yung nasa ibabaw.
Mahulog pa to eh. Ka naman mahulog dyan. Pailalim yung mga kailangan pang maluto ng konti. Yan. In 10 minutes, okay na yan guys. Paibabawan natin ng hinati kong jalapeno. Ayan. Paibabaw lang. Pampabango. Guys, check natin. Luto na ang ating pinakbet na walang ampalaya. Yummy yarn. Let's eat guys. Ang sarap-sarap. Ayan, kain na tayo after maluto. So guys, sana nagustuhan ninyong aking video. Maraming salamat sa panunood ng Azon's Adventures and Travel. God bless yung mabuhay. Please subscribe and click the notification bell para naman po lagi kayong updated. Ayan, again, this is Azon's Adventures and Travel. God bless yung mabuhay. Ayan, tikman na natin ang ating niluto guys. Tikman natin. Alam mo, masarap yung may taba-taba. Ayan ha. Ayan. Sarap. Grabe. Sobrang sarap-sarap guys. Ang sarap. Tikman natin ang kalabasa kung makintal. Sa Ilocano, makintal. Ang sarap. Promise. Ang sarap. Ang init. Ang sarap, promise. And thank you for watching Azon's Adventures and Travel. Mabuhay guys. God bless.